Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, nakikita niyo na sa ating title kung ano nga bang gagawin ni Mamshi ngayon. And magre-review ulit tayo ng Skin Magical. Yes, na-miss ko kasi mag-review ng mga ganito, ng mga ganitong product talaga. And talagang bumabalik-balik ako. Alam mo yun, bumabalik-balik ako dun sa... kasi parang fashion ko na talaga yung mag-review or gumamit ng mga products na alam ko naman na mahihiyangan ko, parang ganon. So ngayon, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Meron isi-share sa inyo si Mamshi ng Skin Magical and hindi lang siya isa kundi dalawa. Yes, kung gusto mong malaman, please keep on watching. So, katatapos ko lang maligo, no? Kasi talagang gusto ko, pag gagawin ko siya, as in yung katatapos ko lang talaga, para at least makikita nyo kung paano ko siya ginagawa talaga. Kasi ayokong patagalin, ha? Mamaya ko na lang siya gagawin. Eh, nagawa ko naman na siya, diba? So, ngayon, first day ulit natin ang paggamit ng Skin Magical Rejuvenating Set number 3. Ayan, binuksan ko na siya. Bali, dalawa kasi to. So, yung isa, ginamit ko na... Kaya yung soap, nandoon na siya sa may CR. So, ipapakita ko sa inyo yung bagong packaging. Siguro kasi medyo matagal na rin to. Kasi medyo matagal na rin ako hindi gumagamit ang Skin Magical. Kaya ngayon ko na lang ulit nalaman na ganito na yung kanyang packaging. Kasi yung packaging dati ng Skin Magical na soap is clear. So, ito ngayon, ganito na yung kanyang packaging. Ang sabi dito is, itong gandang palaban pa rin naman talaga siya. Kasi ganito yung kulay ng gandang palaban na unang-una kong ginamit na Skin Magical, yung gandang palaban. Doon ako nag-start. So, tumigil lang ulit ako. Tapos, ito, bumabalik na ulit ako. Ang nakalagay dito is kojic soap, kojic acid, depalmitate. Depalmitate soap. Benefits ito is whitening and smoothening. Bago kayo gumamit ng mga ganitong product, kasi ang Skin Magical Rejuvenating Set number 3 is ito yung pinakamatapang sa mga rejuvenating sets nila. Kasi yung set number 1 is mild. Ang set number 2 nila is maintenance set. So, ang number 3 nila is ito yung pinakamatapang. So, kung marami kang pimples, kung hindi ka naman allergy, wala kang allergy, pwedeng-pwede mong gamitin itong set number 3. Kasi yung set number 1, mild lang yon. And set number 2 mo is yun yung pinakahuling gagamitin mo kasi yun yung maintenance set. So, hindi siya yung 1, 2, 3, 3, 2, 1. So, ina-explain ko siya kasi meron pa rin talaga nagtatanong sa atin doon sa isang channel na kung 3, 2, 1 ba or 1, 2, 3 yung paggamit. So, set number 2 po yung pinakahuling gagamitin. Meron tayo dito sa set number 3 na meron tayo ditong toner. Ayan, iba na rin yung packaging nila. And... meron tayo ditong rejuvenating cream number 3. Ayan. Meron din tayo ditong age-defying collagen cream number 3. Okay. Mga benefits ito is whitening and age-defying. Okay. Dahil nga tanghali ngayon, meron din pala itong smoothening sunblock cream number 3. So, dahil nga ngayon is katatapos ko lang maligo, tanghali ngayon, kasi ang paggamit itong sa set number 3 na to is morning and evening siya. So, kung late ka na nagigising katulad ko, pwede naman yun, wala yung problema. So, kung pwede mo siyang gamitin ng tanghali and tsaka sa gabi. Siyempre, unahin muna natin yung toner. Tapos, yung amoy niya, hindi naman siya ganun katapang. Ganun na ganun pa rin naman talaga siya tulad ng mga ginamit ko nung unang-unang paggamit ko nung itong Skin Magical. Mga 3 drops. Parang ganyan. So, 3 drops. Tapos, ang paglagay mo ng toner is pataas. So, muna ako dito. I mean, observe ko muna. Kasi ngayon na lang ulit nga ako gumamit. Medyo mahapdi kasi talaga kapag mga toner, ganyan. Tapos, set number 3 is matapang talaga. Siya, ganito siya kadumi kagad kahit kaliligo ko lang, 'di ba? Talagang nakukuha niya yung mga dumi, kaya talagang okay na okay din talaga 'to. Kaya lang kapag naglagay ka ng toner, dapat hindi talaga masyadong madami. Kasi naano ko dito sa paggamit ko dati ng set number 3 is dapat 'wag masyadong madaming toner kasi dating ginagawa ko, alam mo yung para talagang binubudbud ko tong toner as in, kaya ang kinalabasan sobrang nangitim yung face ko kasi ibig sabihin no, nasunog yung face mo kasi nasobrahan siya ng toner. After nyan, mga ilang minutes lang, patuyuin lang natin sa face natin yung toner. So, ang next naman natin is itong smoothening sunblock cream. So, marami rin nagtatanong sa atin kung paano malalaman kung original ba or
or hindi or fake yung nabili. Sa ngayon kasi, ang dami na rin naglalabasan talaga. So, dapat meron ka syempreng sealed. Kapag walang sealed yan, syempre gamit na yan. So, papakita ko sa inyo yung itsura ng set number 3. Ayan, ganun na ganun pa rin talaga siya. And, wala pa rin siya talagang amoy. Para lang siyang ano, lotion. Parang ganun yung texture niya. So, papakita ko na lang sa screen yung pinaka-itsura ng smoothening sunblock cream number 3. So, itong smoothening sunblock cream number 3 na to is kahit nandito ka lang sa bahay, gagamitin mo pa rin siya. Kasi katulad dito, may ilaw. Kumbaga parang pang-protect mo na rin siya. Kaya talagang dapat maglalagay ka pa rin ng smoothening sunblock cream. Kasi hindi porket lumalabas ka, tsaka mo lang siya gagamitin. So, meron akong tigyawat ditong sobrang laki. Kasi meron tayong ngayon. Kaya naglalabasan at naglilipa na sila ngayon. Pati dito sa kabila na to, meron din as in talagang parang manganganak siya. Manganganak. So kapag ka naglalagay ka ng creams, dapat syempre pataas pa rin. Pero minsan kasi diba hindi naman natin maiiwasan na pababa, ganyan. Pero hanggat maaari, pataas talaga daw. Dito naman sa sunblock cream na to, is dapat katamtaman lang din yung ilalagay mo. Ang ginagawa ko, yung nilalagay ko sa face ko, yun din yung nilalagay ko sa leg ko. Pagka wala akong masyadong maramdaman na nilagay ko dito, kukuha na lang ulit ako ng konti lang. As in konti. Eh, last time yung ginawa ko is sobrang dami ko nilagay na cream, sobrang dami ko nilagay din sa leg ko. Ang kinalabasan niya is nagsugat yung sa ganito ko. As in nagsugat siya kasi ibig sabihin na sobrahan yung paggamit. So, una muna natin gagawin sa umaga or sa tanghali, kapag tanghali ka na magising, ang una mong gagawin is soap, tapos toner, and yung sunblock cream. So, sa umaga, yun lang yung tatlo na yun ang gagamitin mo. Tapos, sa gabi naman, dahil nga umaga ngayon, hindi tayo gagamit ng age-defying tsaka ng rejuvenating cream. So, etong dalawang to is sa gabi nyo gagamitin. So, ako ang ginagawa ko sa gabi is soap, toner, rejuvenating cream, and age-defying cream. So, magkakasunod na yan. Pero ngayon, ipapakita ko pa rin sa inyo yung itsura ng age-defying cream tsaka ng rejuvenating cream para makita nyo kung ano yung kanilang mga itsura para dun sa mga nagtatanong bakit may brown, bakit may ganito, bakit iba yung sa akin, iba yung sa binilihan ko. So, sa rejuvenating cream number 3, ito yung kanyang itsura. Ayan. Para na naman siyang kisses. Ayan. White na white siya na medyo parang hindi siya yung totaling over na white. Eh. Parang medyo yellowish na white. Parang ganon. Ganon yung nakikita ko sa kanya. So, ayan. Kung di nyo nakikita, ipapakita ko na lang sa screen. Ayan. And doon sa mga nagtatanong paano malalaman kasi ito original kasi to. So sa original is meron siya sa likod ng mga expiration, ganyan kung kailan din siya ginawa. Original to ng rejuvenating cream number 3 and doon naman sa age-defying collagen cream number 3, ganun din, ganun na ganun din yung itsura niya and sa likod yung expiration date. Tapos, ang itsura naman ng age collagen defying, tama ba ako? Age defying collagen pala. So, ito naman, ano siya, mabango. Mabango yung ano niya, yung collagen. Ayan. Kung tutuusin, kapag gumagamit ako ng ganito, ano siya? Kapag nilagay mo itong age-defying collagen na to, is masarap na siya sa face. Ang lambot na niya sa face. Kasi ito sa rejuvenating cream number 3, ito medyo, parang pag ginanyan mo, medyo dry siya. So itong age-defying tsaka rejuvenating cream number 3, siguro maglalagay na lang ako ng clips dito kung paano ko siya ginagamit. And
ginagawa ko sa gabi, ang unang-una muna talagang gagawin is dapat magsusoap ka. Syempre, hindi ko pala nasabi kanina na kailangan unang-una mong gagawin is magsusoap ka. So, kapag nagsoap ka is dapat hindi mo siya totaling ibababad ng husto kasi matapang nga itong set number 3. So, tama lang, mga ilang seconds lang, pwede mga 10 to 15 seconds, tapos i-wash mo na kagad. So, doon sa mga makaka-feel, katulad ngayon, nung naglagay ako ng toner, may na-feel ako medyo mahapdi siya ng konti. Ganun po talaga. Dito sa Skin Magical Rejuvenating Set number 3, makaka-experience ka dito na medyo may hapdi factor and pwedeng mag-peel yung skin mo and pwede namang hindi. Kasi ako last nagamit ko dito is hindi talaga nag-peel yung skin ko. Konti lang siguro sa may part lang na ganito. Nag-peel siya ng konti. Pero meron naman akong kilala na talagang nag-peel talaga yung face niya tsaka yung sa leeg niya. And disclaimer lang guys, bago po kayo gumamit ng mga ganito nga rejuvenating sets kasi po pwedeng allergy ka, ganyan. Hindi siya po pwede sa mga may allergy, hindi siya po pwede sa buntes, hindi siya po pwede sa teenager. So po pwede itong rejuvenating set na to kung hindi ka naman na ma-allergy. Katulad ko, hindi naman masyado matigyawat yung face ko. Pero mas gusto ko yung set number 3 kasi mas may effect siya sa akin. Last time kasi nagamit ko talagang mas nagustuhan ko to and mas naging effective sa akin itong set number 3. Kasi sa set number 1 ko medyo nangitim yung face ko and parang walang masyado nangyari sa akin doon. Siguro nga dahil mild. Gusto mo na talagang yung medyo nababanat yung face mo, mag-set number 3 ka. And guys, meron pala ako i-share sa inyo ang Skin Magical Rejuvenating Body Toner. Yes, matagal na tong rejuvenating body toner na to, pero ngayon ko pa lang siyang na-review and ngayon ko pa lang siya i-share sa inyo dahil nga, alam niyo na, medyo tamad-tamad si Ma'am siya pagdating sa ganyan. Pero itong rejuvenating body toner na to, siguro once or twice ko lang siyang ginamit kasi nung nag-ano ko ng ganitong body toner is dapat yung gagamit nito is parang dapat parang matigyawat sa likod or sa katawan like dito or sa may dibdib kasi usually kapag ka nagtotoner ka is para pampakines, 'di ba, parang ganon, mas nakakatulong siya sa ganon. Ako kasi hindi naman masyadong pimples and hindi ako masyadong pimples and talaga. So marerecommend ko talaga siya sa maraming pimples sa likod and sa katawan. Action niya is nakalaga is for rejuvenating body toner. Into palm and apply on the affected areas on the skin. Use daily as needed. So, aanihin mo lang siya ng kamay mo, tapos siguro idadampi-dampi mo lang siyang ganyan doon sa mga tigyawat dito or tigyawat dun sa may likod mo. So, hindi ko siya matandaan kung magkano siya, parang nasa 300 plus siya. Pero siguro ilalagay ko na lang dito sa screen kung magkano itong rejuvenating body toner na to. So, grab na! So guys, update ko na lang siguro kayo after a week or after 2 weeks para mga ganyan. Tulad nung ginagawa ko dati sa dati kong channel. Para at least updated kayo dun sa mga gumagamit ngayon ng rejuvenating set number 3. Kasi talagang binabalik-balikan ko itong set number 3. And sabi rin kasi nung hubby ko na mas effective talaga sa akin yung set number 3. Dahil siya yung nakakita sa akin. And sabi niya, iba talaga yung glow mo kapag yung Skin Magical set number 3 yung ginagamit mo. So yun lang guys, update ko na lang kayo. And kung meron kayong mga tanong or kung gusto niyo magtanong sa akin, you can PM me sa Nerys Diaries FB page. So or mag-comment kayo dito sa baba. So guys, thank you so much again for watching and see you again on my next vlog. Bye!